You know I love story series. Hindi maiwasang mapakagat labi ni Risa nang nasa harap na siya ng magarang mansyon na pag-aari ni Darwin Eleazar. Ang bilyonaryong crush niya, nag-apply siya bilang katulong nang malaman niyang hiring ito ng katulong. Sa katunayan, nag-aral talaga siya ng mga gawaing bahay para rito. Hay, sa wakas, makikita ko na ng personal si Darwin. Hindi niya napigilang maibulalas. Pinindot niya ang doorbell. Ilang sandali pa ay nakita na niya ang isang may katandaan ng babae ang naglalakad papalapit sa kanya. Ngumiti ito nang makita siya. Ikaw ba iyong bagong katulong? Tanong nito. Tumango-tango siya. Opo, ako nga po. Tugon niya, binuksan nito ang gate para makapasok siya. Tuloy ka. Paanyayan nito. Nagpasalamat siya sa kapumasok na sa loob. Napakaluwang ng compound, malinis at maayos. May mga nakatanim na mga bulaklak sa gilid na nagbibigay buhay sa paligid. Halika, pasok ka. Paanyaya ng matanda. Sinundan niya ito. Nang makapasok sila sa loob ay mas lalong napahanga siya sa ganda niyon. Sa bagay, mas malaki talaga ang income ng kumpanya niya kaysa kay Daddy, sabi niya sa sarili. Yes, mayaman si Narisa Clavier. May-ari ang pamilya nila ng kumpanya ng mga muebles. Nag-e-export at nag-i-import sila. Magsisimula ka ng linisan ang kwarto ni Sir Darwin. Dapat malinis na iyan pagdating niya. Paalala ng matanda nang nasa salas na sila. Sige po. Sang-ayon niya. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. Hindi ka halatang mahirap. Ang kinis ng kutis mo. Puri ng matanda sa kanya na ikinatawa niya ng mahina. Mabuti na lang hindi siya nito kilala. Hindi pa kasi siya ipinapakilala ng kanyang ama sa kumpanya at sa media. Gusto ng kanyang ama na maging pribado ang buhay niya. Pero soon, ipapakilala din siya. Alaga lang po ako sa katawan. Sagot niya na may ngisi sa mga labi. Paano kapag nalaman ng mga ito na hindi siya mahira? Tiyak na magagalit at kamumuhian siya ni Darwin. Ipinilig niya ang ulo. Hindi muna dapat siya nag-iisap ng mga ganoong bagay. Enjoy muna niya ang pananatili dito. Pauwi ngayon si Darwin sa mansyon para mag-lunch. Mas gusto pa rin niya ang luto ni Manang Lourdes dahil masarap itong magluto. Mas mainam rin iyon para makapagpahinga siya. Oo. May silid ang opisina niya pero iba pa rin kapag sa mismong bahay siya magpapahinga. Komportable siya. Nang makarating siya sa mansyon, siya na ang bumaba para buksan ang gate. Pumasok ulit siya sa kanyang kotse nang mabuksan iyon at ipinasok ang sasakyan sa loob. Lumabas siya at nagtungo sa loob. Manang Lourdes? Tawag niya sa mayordoma. Ang alam niya ngayon ang punta ng bagong maid nila pero mukhang wala pa ito. Napailing-iling siya. Ayaw niya ng ganun. Walang sumasagot. Nagtungo siya sa kusina. Bubuksan na sana niya ang ref nang makita ang isang sticky note roon. Kinuha niya iyon at binasa. Namalengke pala si Manang Lourdes. Mamaya na lang ako kakain. Gusto ko munang humiga sa aking malambot na kama. Paanas niyang sabi. Binuksan niya ang ref at uminom ng malamig na tubig na mula sa bottled water. Pagkatapos, nagtungo na siya sa kanyang silid. Napakunot noo siya nang malamang bukas iyon. Mukhang naglinis si Manang Lourdes dito sa kwarto ha. Actually, ito ang magiging trabaho ng bagong maid niya. Ang linisin ang silid niya at maglaba ng damit niya at katuwang ni Manang Lourdes sa ibang gawaing bahay. Binuksan niya ang silid at laking gulat niya nang makitang may babaeng nakahiga sa kama. What the? Hindi niya maiwasang sabihin pero mahina lamang iyon. Mahimbing ang tulog ng babae dahil di man lang ito natinag. Napagod ata sa paglilinis. Huminga siya ng malalim at nilapitan ito. Pinakatitigan niya ang mukha nito. Maganda ang babae at maputi. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at short na above the knee. Hindi niya akalain na may ganito pala kasempleng ganda ang makikita niya sa tanong buhay niya. Ilang sandali pa ay nag-inat ito.
at napatingin sa kanya. Nanlalaki ang mga mata nito. Anak ng kabayo! Gulat nitong sambet. Napaupo ito. Natawa siya. So gwapo kong to, anak ako ng kabayo? Tudyong tanong niya na nag-iwas ito ng tingin. Kitang-kita niya ang pamumula ng pisngi nito. Nagulat lang ako, sir. Sabi nito, ikaw ba ang bagong maid? Tanong niya. Tumingin ito sa kanya at pinakatitigan siya sa katumango. Oo, ako nga. Tugon ito. Inilahad niya ang kamay rito. Oo, CEO siya pero may respeto siya sa mga mahihirap na mamamayan. Darwin Ilyazar. Pakilala niya sa sarili. Napatingin ito sa kamay niyang nakalahan. Kapag hindi mo tinanggap, magagalit ako. Kunwari pananakot niya rito. Natigilan ito at agad na tinanggap ang kamay niya. Nice to meet you po, sir. Riza Valdez po pala. Masiglang sabi nito at ngumiti. Ang ganda ng ngipin nito. Alaga siguro ito sa dentesta. Hindi bagay sa iyo ang katulo. Bakit ka namasukan? Tanong niya at naupo sa tabi nito. Kitang-kita niya ang pagkagatlabi nito. Hindi niya tuloy maiwasang mapangiti. Nagagapuhan ba ito sa kanya? Agad niyang kinastigo ang sarili. Isa lamang itong katulong kaya hindi dapat siya makaramdam ng atraksyon rito. Kailangan eh. Marami kasing gastusin at may nagsabi ng malaki ka daw magpasahod kaya sinunggaban ko na. Sagot nito. Sa kainborn na itong mapuputi kong ipin. Anito at ngumiti ng matamis. Biglang tumunog ang tiyan ni Riza. Natawa sila pareho. Mukhang gutom ka na. Tanong niya. Tumangutango ito na tumatawa pa rin. Kaya nga eh. Tumayo siya at tinignan ito. Nahuli niyang nakatingin ito sa kanya. Bakit ganoon ang nakikita niya rito? Paghanga ang nasa mga mata nito. Heist! Baka guni-guni lamang niya iyon. Ano ba tong nararamdaman niya? May crush ba siya rito? Kain na tayo ng lunch. Nakapagluto na si Manang Lourdes bago umalis kanina. Tumayo ito. Sige po. Masigla nitong tugon. Tumango siya at nagpatiuna ng maglakad. Sumunod naman ito. Hindi maiwasang mapangiti ni Riza nang nasa silid na siya at nakahiga sa kanyang may kalambutang kama. Mabait pala si Sir Darwin. Totoo nga ang nasa article na itinuturing nitong pamilya ang mga katulong nito. Hindi niya napigilang sabihin. Nag-resign kasi ang isang katulong nito dahil kailangan itong alagaan ang mga anak nito. Tumayo siya at nagpa siyang lumabas ng silid at tingnan ang bilog na buwan. Natigilan siya nang makita ang malalaki nakaupo sa damuhan at parang ang layo ng tingin. Dahan-dahan siyang lumapit rito at umupo sa tabi nito. Tiningala siya nito. Bakit gising ka pa? Tanong nito. Tumingin siya rito. Bakit ba ang gwapo nito kahit simple lang ang suot? Bumibilis tuloy ang tibok ng kanyang puso kapag malapit ito. Mas lalo niya tuloy itong nagugustuhan lalo na sa katangian na taglay nito. Tumikim siya. Hindi ako makatulog. Pagdadahilan niya. Mabuti narito ito, magiging maganda ang gabi niya. Hindi ko lang maiwasang maisip sina Dad and Mom. Wika nito. Tinignan niya muli ito. Mula sa liwanag na nagmumula sa buwan ay nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. Alam niya na naaksidente ang magulang nito. 3 taon na ang nakakaraan. Oo nga eh. Nabasa ko sa newspaper. Segunda niya. Masaya ako na natupad ko na ang pangarap ni Dad na mapalawak ko ang kumpanya. Alam kong proud na proud sa akin. Pagmamalaki nito. Tiyak na proud siya sa'yo. Ang bait mo din kasi. Puri niya. Ngumiti si Darwin at tinignan siya. Tumingin rin si Riza kaya nagtama ang kanilang mga mata. Salamat dahil may napagsasabihan ako. Sincero nitong sabi. Wala yun. Kapag kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. One call away. Pagbibiro niya na ikinatawa nito. Natutuwa ang kanyang puso dahil napasaya niya ito ngayong gabi. Natigilan siya nang idanta ni Darwin ang ulo nito sa balikat niya. Sir. Kanda utal niyang sabi. Kahit ngayon lang, Riza. Sabi nito, hinayaan na lang niya ito. Tumingin siya sa kalangitan. Alam niya ang darating ang panahon na malalaman ni Darwin ang tunay niyang pagkatao. Mahirap man pero tatanggapin niya kung magalit man ito sa kanya. Nagising si Darwin na may ngiti sa mga labi. Naalala niya ang nangyari kagabi.
ang sinamahan siya ni Risa sa labas. Mabuti na lang at Linggo at makakapagpahinga siya ngayon. Bumangon siya at nagtungo sa kusina. Papalapit pa lamang siya sa kusina nang maamoy na ang mabangong aroma ng sinangag. Paborito niya iyon. Dali-dali siyang nagtungo roon at nakita si Risa na siyang nagluluto niyon. Ang bango naman yan? Komento niya. Naroon rin si Manang Lourdes at nag-aalis ng plastic ng hotdog. Nakahanda na rin ang iba pang agahan. Kaya nga eh, ang bango. Segunda naman ni Manang Lourdes. Lumingon sa kanya si Risa. Thank you, sir. Sabi nito. Tumayo si Manang Lourdes, bitbit ang plato na may lamang ulam na ipiprito ni Risa. Inilapag nito iyon sa tabing mesa. Ikaw na muna ang bahala rito at magdidilig ako ng halaman. Sabi ni Manang Lourdes. Tumango si Risa at ngumiti sa matanda. Sige po. Tugon nito. Umalis na si Manang Lourdes gamit ang backdoor. Tiningnan niya ang likod ng dalaga. Maganda ang katawan nito at tiyak na alaga ito sa katawan. Kamusta ang tulog mo? Tanong niya at lumapit rito sa katinignan ang niluluto nito. Hahawakan na sana nito ang palayok gamit ang isang pot holder nang pigilan niya ito. Ako na. Pagpresenta niya sa kangumiti. Napakagat labi ito at ibinigay sa kanya ang pot holder. Thank you. Pasasalamat nito. Nang mailagay niya iyon sa mesa sa ibabaw ng grid ay bumalik ulit siya sa tabi ni Risa at tinignan ito sa pagprito. Bihasa naman ang babae. Tinignan niya ito. Hindi niya maiwasang mapatitig rito. Kayaan mo ng mukha nito na para bang hindi ito nagagalit. Nagangat ito ng tingin at nagkatitigan sila. Agad itong nagbaba ng tingin pero namumula ang pisngi nito. Ang cute mo pala kapag namumula. Komento niya na mas lalong ikinapula ng mukha nito. Sir naman eh, huwag mo nga akong binubola ng ganyan. Galit-galitan itong sabi. Natawa siya. Pinagmasdan lamang niya ito. Kinuha uli sa kamay nito ang plato na may lamang hotdog, sausage at sunny side up egg at ham nang matapos itong magprito. Tinawag niya si Manang Lourdes at sabay-sabay nilang pinagsaluhan ang agahan. Masaya siya dahil kasabay niya ang mga ito sa agahan. Pagkatapos nilang kumain, nagpresenta si Manang Lourdes na ito na ang maghuhugas ng pinggan. Nagtungo si Risa sa kanyang selad at tiningnan ang cellphone. May 5 missed call na galing kay Nana Lina. Ang katulong nila. Ito lang ang bukod tanging nakakaalam ng kanyang plano. Huminga siya ng malalim at tinawagan ito. Ilang ring lang ay sinagot na nito iyon. Risa anak, buti naman at sinagot mo na ang tawag ko. Kanina pa kita tinatawagan. Please anak, umuwi ka muna. Tinatanong ni dad mo ko kung anong oras ka makakauwi. Di ba nga ang paalam mo? Uuwi ka kada linggo? Wika at tanong nito. Huminga siya ng malalim. Kailangan niyang umuwi ngayon. Ang paalam niya ay magbabakasyon siya sa Tita Sunshine niya na nasa kalapit lungsod lamang. Talagang sinabi niya sa kanyang ama na magkukumute siya. Dahil nga sa balak niyang mamamasukan kay Darwin Eliazar. Kakutsaban niya ang kanyang tiyahin. Humugot siya ng malalim na hininga. Sige po, magpapaalam lang po ako kay Sir Darwin. Paalam niya. Madami kang ikukwento sa akin. Ngumiti siya. Opo, magkukwento po ako. Aniya at pinatay na ang tawag. Napakagat labi siya. Siguro naman papayagan siya nito. Linggo naman at talagang rest din nila. Dito lang kasi nag-i-stay si Manang Lourdes dahil malayo ang bayan nito. Isang beses sa isang buwan ito kung umuwi at 3 araw ito sa kanila. Kumatok si Risa sa pintuan ng workout room ni Darwin. Sabi ni Manang Lourdes ay nandito daw ito. Hindi niya tuloy maiwasang isipin kung ano ang itsura nito sa loob. Wala ba itong pang-itaas na damit? Naisip niya rin ang pawis na dumadaloy sa katawan nito. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang bumukas ang pinto ng silid. Tumambad sa kanyang harapan si Darwin na nakasanto at nakasaikling shorts. Hindi niya tuloy maiwasan na mapasadahan ang tingin. Bumakat sa sando ang biceps nito. Napunta ang tingin niya sa maskulado nitong braso. Okay na ba ang katawan ko? Tanong nito na ikinapula ng kanyang pisngi. Nag-iwas siya ng tingin. Ah, opo sir. Maganda po ang katawan ninyo. Tugon niya na mas lalong nagpainit sa pisngi niya. Natawa si Darwin.
bakit hindi ka makatingin sa akin ng diretso? Tanong nito. Lumunok muna siya at tinignan ito sa mata. Pinatatag niya ang loob niya. Ayan sir, okay na po ba? Ngumiti siya at tumango. Ano pala ang ginagawa mo rito? May sasabihin ka ba? Pasok ka muna. Gusto mo ba turuan kita sa mga gym equipment? Anyaya niya. Umiling siya. Gustuhin man niya pero hindi ito ang sadya niya. Magpapaalam lang po sana ako. Uuwi lang po sana ako sa amin. Na namimiss ko po kasi si Da. Tumikhim siya. Dada po. Paalam niya. Tinitigan siya nito. Nagbaba siya ng tingin. Baka makita nito na nagsisinungaling siya. Huminga ito ng malali. Okay, mag-iingat ka. Gusto mo bang ihatid na kita? Alok nito. Agad siyang nag-angat ng tingin at umili. Huwag na po. Kaya ko na po ang sarili ko. Pagdadahilan niya at medyo napataas na rin ang kanyang boses. Napakunot noo ito. Napakagat labi siya. Bakit naman hindi pwede? Para ma-meet ko ang magulang mo. Diba pwede naman yun? Tanong nito. Umiling siya. Hindi po pwede eh. Maraming mapanghusgang mga tao sa amin. Siguro po kapag okay na po ang lahat. Sabi niya. Bumibilis na rin ang tibok ng kanyang puso ng mga sandaling iyon. Baka napapansin na ni Darwin na nagsisinungaling na siya. Sana hindi na ito magtanong pa. Okay, ihatid na lang kita sa labas. Alok nito. Ngumiti siya at tumango. Sige po. Tugon niya. Nauno na siya naglakad at sumunod naman ito. Sinabihan pa siya nito na mag-iingat siya nang makasakay siya sa tricycle. Mabuti na lang sanay siyang sa mga pampasaherong sasakyan. Dahil may pagkapilya siya noong nag-aaral siya. Natuto siya sa pagluluto noong ginusto niyang mag-dorm kaysa mangupahan ng kondo at katulog. Napangiti siya habang lula ng sasakyan dahil nagkakamabutihan na sila ni Darwin. Anak! Bati sa kanya ni Nalalena nang mapagbuksan siya ng gate. Nana! Sigaw naman niya at niyakap ito. Kumalas ito mula sa pagkakayakap sa kanya at tinitigan siya. Kamusta ang baby ko? Tanong nito sa kanya habang sapo ang pisngi niya. Ngumiti siya. Ayos lang naman po, Nana. Nagkakamabutihan na po kami. Masigla niyang sabi. Ngumiti ito pero napawi rin iyon at napalitan ng lungkot. Paano kapag nalaman nito na mayaman ka? Eh di, mawawala ng saysay ang pagpapanggap mo. Nag-aalala nitong tanong. Mapait siyang napangiti. Ganun po talaga. Gusto ko lang naman po mapalapit sa kanya. Kung magagalit po siya sa akin, ay tatanggapin ko po ng maluwag. Kasalanan ko rin naman eh. Pag-amay niya sa sarili, hinawakan nito ang kamay niya. Halika na. Hinihintay ka na ni Dad at Mom mo sa dining area para sa pananghalian. Huwag muna nating isipin yan dahil hindi pa nangyayari. Natawa siya. Tama po kayo. Tara na po. Excited niyang sabi sa kasabay silang nagtungo sa loob ng bahay. Nang makapasok sila sa dining area, naroon ang kanyang magulang at hinihintay siya. On the way na siya kanina nang ipaalam niya sa mga ito na pauwi na siya at hintayin siya sa lunch. Tumayo ang kanyang ina at nilapitan siya. Kamusta ang bakasyon mo kay Tita Sunshine mo? Hindi ko kasi siya makontak para sana kamustahin ka. Baka, busy siguro sa negosyo. May pananabik na sabi ng kanyang ina. Napakagatlabi siya dahil sa kasinungalingang ginagawa niya. Ngumiti siya rito. Actually, nakiusap siya sa Tita Sunshine niya na i-off muna nito ang cellphone para hindi ito makontak ng kanyang ina. Ito lang ang bukod danging may numero ang ina niya. Ayos naman po ma'am, masaya po doon. Namasyal po kami sa mga pasyalan roon gaya ng batis, bundok at talon. Masigla niyang sabi. Buti na lang at hindi iyon halata ng kanyang ina. Naging miyembro siya noon ng teatro kaya alam niyang umakti. Hindi niya lang iyon magawa kay Darwin. Dahil ba sa iba si Darwin? Kain na tayo dahil mamaya may sasabihin ako sa Yuriza. Seryosong sabi ng kanyang ama. Nakaramdam siya ng kaba sa paraan ng pagkakasabi nito at pagtitig nito. May kinalaman ba ito sa kumpanya? Wala mang nababanggit ang kanyang ama. Work from home siya. Tinutulungan niya ang ama niya sa mga ginagawa nito sa kumpanya. Ano kaya ang sasabihin nito? Kailangan ba niya ang magtrabaho sa kumpanya? Nagpupunas ng bibig si Risa nang magsalita ang kanyang ama. Ikaw na ang susunod na magiging CEO ng kumpanya.
anonsyo ng kanyang ama habang nakatitig sa kanya. Ibinaba rin nito ang hawak na kubiertos. Napatingin siya rito. 28 na siya at hindi niya lubos akalain na sasabihin ito ng kanyang ama. Akalain niya mananatili siyang anino nito sa kumpanya. Sure po kayo? Baka nabibigla lamang kayo. Tugon niya na nakataas pa ang sulok ng labi. Anak, alam ko na hindi mo inisip na gagawin ko ito. Hindi mo ba alam kung bakit ikaw ang gusto kong katuwang ko sa mga trabaho ko? Tanong nito. Tinaas niya ang isang kilay. Dahil gusto niyo akong maging anino niyo ng kumpanya, di ba? Tanong niya. Natawa ng mahina ang kanyang ama. Anak, dahil inihahanda kita. Pasensya na kung sinorpresa kita. Gusto ko lang maging handa kapag ipapasa ko na sa iyo ang kumpanya. Handa ka na ba? Tanong nito na may masuyong ngiti sa mga labi. Kahit tagal niya itong hinintay, tumango siya. Sure po, handa ako. Siguradong sigurado ng sabi niya. Ngumiti ng malapad ang kanyang ama. That's my girl. Ani nito. Napatingin siya kay Nana Lena. Ngumiti ito ng matamis, tanda na proud ito sa kanya. Kasabay na nila itong kumain dahil hindi na ito iba sa kanila. Napatingin siya sa kanyang kamay nang agawin iyon ng kanyang ina. Congratulations, anak. Madamdamin itong pahayag. Salamat po, Mom. Sincero niyang pahayag. Bigla niyang naisip si Darwin. Kailangan niya nang umalis bilang katulong nito. Pero hihingi siya ng 2 araw sa kanyang ama na magbabakasyon pa siya para makasama pa ito. Babaunin niya ang alaala na iyon sa kanyang pagtanda. Dahil tiya kapag nalaman nito ang sekreto niya, kamumuhian siya nito. Ang mahalaga na kilala niya ito at nakausap. Isang araw pa lang na hindi nakikita ni Darwin si Risa ay nalulungkot na siya. Napalapit na siya ng husto rito at pakiramdam niya. May iba na siyang nararamdaman dito. Paghanga lang ba iyon o mas higit pa roon? Huminga siya ng malalim at akmang babalik na sa loob nang makarinig siya ng humintong tricycle. Nandito kasi siya sa labas at mamaya pa papasok dahil wala siya sa mood para pumasok. Pumihit siya paharap at nakita niya si Risa na pababa ng tricycle. Saglit lang siyang tinakpunan ng tingin at nilapitan ng driver para magbayad. Risa, bulong niya sa sarili. Tinitigan niya ito. Kinunot ang dulong bahagi nito kaya mas lalo itong gumanda. Napakunot noo siya. Kung titingnan, iba talaga ang kutis nito kung ikukumpara sa simpleng babae lang. Kung magdala ito ng simpleng damit ay talagang bumabagay dito at mukhang may kaya ito kung titingnan. May lihim ba ito? O may inililihim sa kanya? Huminga siya ng malalim kung ano-ano na ang iniisip niya. Sir, okay lang ba kayo? Tinig iyon ni Risa kaya napabalik siya sa kasalukuyan mula sa malalim na pag-iisip. Napatingin siya sa gate at naroon ang dalaga, ang may masuyong ngiti sa mga labi. Lumapit siya rito at binuksan ang gate. Pasensya, may naisip lang. Tanging tugon niya. Nang makapasok ito ay nagpakawala ito ng marahas na hininga. May sasabihin po sana ako, sir. Anonsyo niya. Bigla siyang kinabahan. Aaminin ba nito na isa itong mayaman? Hindi niya alam kung matatanggap niya ito kung sakali man na iyon ang estado nito sa buhay. Dahil niloko siya nito. Tumango siya. Tara, pasok tayo sa loob. Paanyayan niya. Ano ang sasabihin mo? Tanong ni Darwin nang nasa salas na sila at nakaupo. Muli, napakagat labi ito. Magpapaalam lang po sana ako na aalis na po ako. May kailangan lang po kasi ako ang asikasuhin. Sabi nito. Tinitigan niya ito at mukhang nagsasabi ito ng totoo. Wala naman siyang magagawa kung iyon ang gusto nito. Tumango siya. Sure. Sang-ayon niya. Sinikap niya ngumiti kahit durog ang puso niya ng mga sandaling iyon. Dahil hindi na niya makikita ang dalaga. Handa ka na ba na makilala ng buong Clavier Textile Corporation? Tanong ng kanyang ama habang nakaharap siya sa salamin at inaayos ang sarili ng umagang iyon. Tiningnan niya ang kanyang ama sa refleksyon nito sa salamin. Huminga siya ng malalim. Opo, Dad. Handa na po ako. Ngumiti siya. Thank you po sa oportunidad. Gagawin ko po ang lahat para sa kumpanya. Paniniyak niya. Lumapit ang kanyang ama habang magkahinang pa rin ang kanilang mga mata.
Inilapit nito ang mga kamay sa kanyang balikat. Deserve po ito dahil sobrang sipag mo at isa ka sa dahilan kung bakit successful ang kumpanya. Pagmamalaki nito, humarap siya at niyakap ang kanyang ina. Thanks, Dad. Aniya. Kumalas ang kanyang ama. Nga pala, gusto ko maging bahagi ng kumpanya ni Mr. Darwin Eleazar bilang isang investor. Kaya nagpadala ako ng mensahe through email na pumunta siya sa kumpanya. At para ma-meet ka, anunsyo ng kanyang ama na walang kaalam-alam sa nangyari ng nakalipas na linggo. Natigilan siya. Si Darwin, magiging investor nila? Napalunok siya. Ano kaya ang magiging reaksyon nito kapag nalaman na isa siyang tagapagmana? Tiyak na magagalit ito. Anak, okay ka lang? Tanong sa kanya ng kanyang ama na mapansin ang pananahimik niya. Napangiti siya at umili. Wala po, Dad. Nabigla lang ako dahil magiging investor mo niyan ang isa sa pinakamayaman at matagumpay na negosyante. Sabi na lang niya, so, let's go. Aniyaya ng kanyang ama. Nagpatiuna na itong maglakad at sumunod siya. Nang marating nila ang Clavier Textile Corporation Building, ay muling huminga ng malalim si Rizaline at lumabas. Rizaline Clavier ang tunay niyang pangalan. Sabay silang pumasok ng kanyang ama sa gusali. Binati muna siya ng gwardya na labis na namangha nang makita siya. Magandang umaga po, Mr. and Miss Clavier. Batay nito na makikita ang paghanga sa mga mata. Salamat po. Tugon niya at pumasok na sila ng kanyang ama sa loob. Lahat ng mga empleyado na nasa loob ay napatingin sa kanila. Kitang-kita ang paghanga at pagkagulat sa mga mata nito. Huminto sila sa gitna at inakbayan siya ng kanyang ama. I would like to meet you, my only daughter, Rizaline Clavier. Soon, siya na ang papalit sa akin bilang CEO. Gusto kong irespeto niyo siya dahil magmula bukas, ay tuturuan ko na siya ng mga dapat niyong malaman sa pagpapatakbo ng kumpanya. Is it clear? Tanong ng kanyang ama sa mga naroon. Tumango ang mga ito at sabay-sabay na nagsabi na, yes, sir. Pagkatapos niyon, nagtungo na sila sa elevator at sumakay. Kaba at pagkapanabik ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Nang makarating sila sa floor kung saan naroon ang opisina ng CEO at conference room, nang nasa tapat na sila ng conference room, ay nilingon siya ng kanyang ama. Tiyak na narito na silang lahat, handa ka na ba? Tanong sa kanya ng kanyang ama. Bumugas siya ng hininga at tumango. Oo, handa na ako. Kumpiyansa niyang sabi. Bahala na, alam niyang pagkatapos nito, ang galit at pagkamuhi ang mararamdaman ni Darwin dahil sa paglilihim niya. Kanina pa naghihintay si Darwin kasama ng mga investors at ibang may matataas na posisyon sa kumpanya. Napatingin siya sa pinto ng bumukas iyon. Unang pumasok si Mr. Clavier. Tumingin ito sa kanila. I would like to meet you all. My daughter, Miss Rizaline Clavier. Masigla nitong sabi saka tumingin sa labas habang nakalahad ang kamay roon. Pumasok ang isang magandang babae na naka-office attire. Nanlaki ang mga mata niya nang makita kung sino iyon. Si Riza, ang naging katulong niya. Anong ginagawa nito dito? Ibig bang sabihin mayaman ito? Pumasok si Riza sa loob at ngumiti sa mga naroon. Nang magtama ang kanilang mga mata, ay ngumiti ito ng tipid pero ramdam niya na kinakabahan ito. Nice to meet you all. Mahinhin itong sabi. Nakaramdam siya ng kirot sa dibdib ng mga sandaling iyon. Hindi niya akalain na ang babaeng minahal niya sa maikling panahon ay niloko lang siya. Kahit ganoon ang nararamdaman ay pinilit niya ang sarili na makiharap nang magsimula na si Risa sa presentasyon nito. Magaling ito at talagang pinahanga siya. Ngunit ng mga sandaling iyon ay mas nangingibabaw ang galit niya. Nang matapos si Risa sa ginawang presentasyon, nagpalakpakan ang mga naroon. Tiningnan niya si Darwin. Pumapalakpak ito pero hindi ngumingiti. Napakagatlabe siya. Alam niyang galit ito at hindi iyon matatakpan ng galing niya sa presentasyon. Maraming salamat po. Magilaw niyang sabi. Matapos makausap ng kanyang ama si Darwin at na-close deal nila ito, ganoon na lang ang tuwa ng kanyang ama. Please, meet my daughter, Rizaline Clavier. Pagpapakilala ng kanyang ama sa kanya,
Siya na ang naglahad ng kamay sa harapan nito. "Nice to meet you, Mr. Eleazar." Sabi niya, tinanggap ni Darwin ang pakikipagkamay niya. Napapiksi siya na pisilo nito ang magkadaot nilang palad. Tinignan nito ang kanyang ama. "Pwede ko po ba makausap ang inyong anak, Mr. Clavier? Meron lamang po akong sasabihin." Sabi nito na ikinakaba ng dibdib niya. Mainam na rin iyon para makapag-usap sila at masabi niya ang dahilan kung bakit siya nagpanggap na katulong. Tumango ang kanyang ama. "Sure, I trust you, Mr. Eleazar." Siguradong sabi ng kanyang ama. "Thank you po, sir." Sabi ni Darwin. Tiningnan siya ng kanyang ama para malaman kung payag ba siya. "Yes, Dad." Tugon niya. Tumango ito. Tinapik nito ang balikat ni Darwin at lumabas na ng conference room. Nang makalabas ito ay hinarap niya si Darwin. "Let me explain, Darwin." Sabi niya. Ngumisi ito at natawa. "So, wala lang sir ha? Well, boss ka na eh, kaya bakit i-address mo pa ako ng sir?" Mapanguyam nitong sabi. Makikita sa mga mata ni Darwin ang sakit sa ginawa niyang pagsisinungaling rito. "Dahil crush kita, kaya ko iyon nagawa. Gusto ko mapalapit sa'yo, kaya ako nagpanggap na katulong mo. At habang tumatagal, na-realize ko na nahuhulog na ang loob ko sa'yo. Ngunit alam ko na darating din ang panahon na kailangan ko nang umalis. Ang mahalaga, napalapit ako sa'yo." Sinsero niyang sabi. Titig na titig si Darwin sa kanyang mga mata. Hindi niya malaman kung ano ang emosyon nito dahil hindi niya iyon makita. Nagbaba siya ng tingin. "Sorry." Tanging nasambit niya. Natawa ito. "Sa tingin mo, maniniwala ako na gusto mo ko? Bakit mo nasabi iyan eh? Niloko mo ko?" Mariin itong sabi. Huminga siya ng malalim at tinignan ito. "Ayos lang naman kung hindi ka naniniwala. Pero iyon ang totoo." Nag-iwas ito ng tingin at humakbang palayo sa kanya. "I have to go. Talking to you is just a waste of time." Wika nito. Nakaramdam ito ng kirot sa dibdib dahil sa sinabi nito. "Don't worry, hindi ko iaatras ang kontrata." Madiin itong sabi sa katuluyang umalis. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi at napahawak sa dibdib. Ang sakit. Hindi niya napigilang sabihin. Itutungga na sana niya ang hawak na beer nang pigilan siya ni Manang Lourdes. Napatingin siya rito. "Kanina ka pa umiinom. Tama na yan, iho." Nag-aalala nitong sabi. Hindi niya ito masisisi dahil ito na ang tumayong ina niya. Nang mamatay ang kanyang mga magulang, ibinaba niya ang beer sa mesa. Tinabihan siya nito. "Pwede ko bang malaman kung ano ang problema ng iho ko?" Tanong nito at hinaplos ang braso niya. Wala na siyang nagawa kundi ikwento kay Manang Lourdes ang lahat. Kanina pa nakatitig si Risa sa mga documents na nasa mesa pero wala roon ang atensyon niya. Na kay Darwin, napasandal siya sa kanyang swivel chair at napapikit ng marie. "May problema ka ata?" Tanong iyon ng kung sino. "Yes. Pwede ba wag mo akong guluhin?" Sabi niya. Lutang siya kaya napasagot siya. Agad siyang nagmulat ng mga mata ng mapagtanto ang ginawa. Napatingin siya sa may pinto at nakita roon si Darwin. Totoo ba itong nakikita niya? Si Darwin ang nasa harapan niya? Naglakad ito palapit sa kanya at binuhat siya. "Darwin!" Gulat niyang sigaw. Natawa lamang ito saka ibinaba siya sa mesa. Pinalo niya ito sa balikat. "Ano bang ginagawa mo?" Pagalit niyang sabi na parabang walang nangyaring tampuhan sa kanila. Tinitigan siya nito at hinaplos ang kanyang pisngi. "Patawarin mo ko kung galit ang pinairal ko at hindi ko pinakinggan ang side mo. I'm sorry, Riza. Dapat nga magpasalamat ako kasi nakilala ko ang kagaya mo na handang makinig sa mga drama ko. Thank you for coming into my life." Buong pagsuyo at pagmamahal nitong sabi. "Nagawa ko iyon dahil sobrang attracted ako sa'yo." Tugon niya, sumimangot ito. "Bakit ngayon hindi ka na ba attracted sa akin?" Malungkot nitong sabi. Natawa siya at pinisal ang ilong nito. "Paano kung sabihin ko na attracted pa rin ako sa'yo? Hindi mo naman ako gusto, diba?" Nakasimangot niyang sabi. Tinitigan siya nito. Napalunok siya. "Paano kung sabihin ko na attracted ako sa'yo? Hindi lang iyon, mahal na kita, Rizaline Clavier." Buong paghanga nitong sabi. Napangiti siya. Mahal na rin naman niya ito, sadyang hindi niya muna sinabi dahil baka hindi sila parehas ang nararamdaman.
mahal din kita. Tugon niya na ikinanlaki ng mga mata nito. Mahal mo ko? Bulalas nito. Tumangotango siya nang may masuyong itis sa mga labi. Oo, Mr. Darwin Eleazar, mahal kita. Mahal na mahal kita. Tugon niya. Inilapit nito ang mukha sa kanyang mukha. Ipinikit niya ang mga mata nang dumampi ang labi nito sa labi niya. Nang mga sandaling iyon ay nag-uumapaw ang saya sa dibdib niya. Hindi niya akalain na ang bilyonaryong boss niya ay magiging boyfriend niya.